Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ang content ko ngayon sa aking vlog ay ipapakita ko sa kayo, share ko yung gagawin kong technique sa pag-troubleshoot sa pag-diagnose ng active alarm or active failure code na lumalabas sa dash monitor ng bulldozer na CAT-DET. Kapag lumabas kasi yung active failure code, yung E2117 hydraulic pilot oil pressure low, ayaw nang lumiko sa kanan or kaliwa, or ayaw na mag-steer sa hindi na mag-steer yung left and right. Kaya ito yung ipapakita ko ngayon saka i-share sa aking video. Tara, let's go! Guys, ito nga pala yung handle lever ng forward reverse saka steering right and left. Ito naman yung switch ng parking brake. Ito yung sa upshift, yung push button ng upshift. Ito naman yung sa downshift. Ito naman yung sa fuel dial, sa fuel dial accelerator. Yun naman yung pot control accelerator. Ito naman yung joystick ng repair. Ito naman yung joystick ng tilt saka bleed up and down. Guys, ito pala yung hydraulic pump. Ito naman yung steering pump. Ito naman yung pan pump. Ito naman yung steering motor. Ito naman yung control valve. Ito naman yung pilot accumulator. Ito naman yung pilot valve. Ito yung nagdidetect ng hydraulic pilot oil pressure low. Kasi yung supply dito na hydraulic oil galing dito sa steering pump. Ito yung may problema. Ito yung sira. Napakahina ng pressure kaya nag-iindikit. Yun ang nadidetect, yung hydraulic pilot oil pressure low na nag-appear sa display monitor. Dahil may na yung boom, yung pressure ng hydraulic dyan sa steering pump, sira na yan. Yan yung sira. May na yung pressure. Okay. Guys, ang ginawa kong pag-testing, switch on key ignition, then start the engine. Guys, pinandar ko yung mga mabilis lang lumabas yung active failure ko E2117 hydraulic pilot oil pressure lock. Guys, kapag yung RPM 700 to 1000 RPM, lalabas yung active failure ko na E2117 hydraulic pilot oil pressure lock. Kapag tinasan yung RPM ng mag-hit 1000 to 1500 RPM, mawawala yung active failure code, pero hirap pa rin mag-steer right and left. Guys, kapag binaba sa low idle yung RPM sa 700, mag-a-appear naman yung active failure code ng hydraulic pilot oil pressure low. Guys, ang hydraulic oil pressure ng pilot valve ay galing sa steering pump.
guys kapag kinas yung RPM 1049 to 1500 mawawala yung active alarm, pero pag binaba naman sa 700 RPM babalik na naman yung active alarm. Guys, ang problema nito, mahina na talaga yung pressure ng hydraulic wheel galing sa steering pump. Guys, ito yung result ng pag-troubleshoot namin ng hydraulic payload o wheel pressure loop. Kaya na-diagnose namin na sira yung steering pump. Worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Ay, lumihis yung panty, oh. Ha? Ay, lumihis yung parang diring niya sa lalim. Sa lalim? Ha? Lumihis. Ano ba? Saan? Hindi, oh, lumihis. Ano? Ay, yung diring lang yan, normal yan. Ilihis talaga yan. May tama rin yun, oh. May tama rin yung parang bakal na yan. Sira din pala ito, eh. Oo. Ay, sira din ito, eh. Sa lalim. Pwede kong tanaw yan, ha? Ayaw makas. Apa? Apa kamu? Awa kamera. Good spot ito. Ba't may ano pa? Di mo, ilawan mo. Saan na? Sa taas na lang. Yan dito. Go, alin. Ano? 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 Ano?
Wala yan, men. Ha? Hindi mo wala yan. Mamisplis ba? Wala ko ba yan? Guys, ito yung sira. Nagasgas na kaya dito na lumulusot yung pressure. Nagasgas na rin dito. Ito yung dahilan kaya lusot na yung pressure. Kaya mahina na yung pressure ng steering pump. Guys, yan ang resulta ng pag-pupusot namin sa kapag-dial. Sira na yung piston ng steering pump.